tungkulin ng bawat pinagpala ng Diyos, ayag niya ang kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao ay manalig magtiwala sa ating Diyos. Walang nagbibigo, walang naglingkod at nagtiwala Diyos na nagbibigo. Tatandaan niyo yan. Ito ang pangako na nasusulat sa ating Hebreo. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan o pababay, sasamahan kita hanggang sa huling panahon. I will be with you always till the end of time. Go and preach the good news. Nagdipad Diyos ang itin nyo sa iba, sa iyong makilala, ang mabuting kita na inyong pakinggan. Nakatiya kayo na kayo ay ingatan ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapadala niya at pagsusubukan. Maraming anghel, sabi sa Salmo 91. Amen. Susuguin ko ang maraming anghel at siyang mag-iingat sa inyo. Kahit iwanan nyo ang bahay nyo ng bukas, walang makapapasok yan. Sapagkat iingatan, tingnan nyo yan. We are more than higher than angels. Bakit? Ang mga anghel ay anghel bilagwardya natin. Na pagod na pag-utosan po yan. Ang anghel nyo, ang ginagawa ko pag ako'y traffic, hindi ko nagre-reklamo, kundi natulog. At sasabi ko lang sa anghel ko, kami ng daan, hawiin mo ang daan para makarating sa aking paroroonan ng sa panahon. At kahit anong traffic naman, pagising ko, nandun na ako sa aking pupuntahan. Ganyan po, tapos ating Diyos. Ang hilingan lang niya magalik at magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Hindi lang sa panahon ng kasiyahan. Sabi siya, is anyone of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? He should sing songs of praise. Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil. And the prayer offered in faith will make the sick person well. He will be forgiven if he has committed a sin. Yan po ang utos ng Panginoon Jesucristo. Next time, God willing, ibabay ko sa inyo ang tungkol sa prayer, ang kapangyarihan ng panalangin. The prayer of a righteous man, sabi sa Biblia, is powerful and effective. Who is a righteous man? A righteous man is godly. Godly.
Kaya nagsabi ko sa inyo, ang na-experience natin ay cleanliness. Tinuturuan tayo ng mga doktor, ng mga dalubhasa, na maglinis ng kamay, maghugas ng kamay, magligo. Maghugas, maglinis ng kapaligiran, huwag tayo ng tapo ng basura sa ating paligid sapagkat babalik sa atin yan sa pamagitan ng isang sa